At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Manika, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Nag-agawad ang mga kalaro ni Lili sa manikag sigwe. At sa pag-aagawad nila, naputol ang kamay ni Gwen. Umiyak nang umiyak si Lili at sinisi ang kanyang sarili. At doon nalaman ni Gwen na wala noong laruan niya na manika si Lili. Naawa siya dito. Ginawa ni Lili ang kamay ni Gwen para maibalik. At isang araw, narinig na lang ni Lili na nagsasalita ang manika na si Gwen. At bigla itong natakot. Pero sinabi ni Gwen na huwag siyang matakot sa kanya dahil siya si Gwen na alaga ng kanyang ina. E kunwento niya kay Lili kung bakit naging manika siya. At doon na pag-alaman ni Lili na sinumpa ng diwata si Gwen dahil sa salbahe siya. Isang gabi, nagulat na lang si Gwen nang nakakagalaw na siya. Nararamdaman niya ito at nang tumayo siya at naglakad. Isang hibala na nakakagalaw na kanyang mga paa at naging magkaibigan sila ni Lili. At sinabi niya na babait si Lili at huwag niya itong ipambibigay kahit kanino at aalagaan siya. Ayan ka na naman eh. Umiyak ka na naman. Huwag ka na umiyak. Naalala ko lang kasi ang anak natin. Matagal na natin siyang hindi nakikita. Ilang buwan na ang nakakalipas. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Magdasal na lang tayo. Sana magkaroon ng milagro at bumalik sa atin ang ating anak. Namimiss ko na siya. Miss na miss ko ng anak natin. Huwag kang mag-alala. Alam ko at ramdam ko na buhay pa. Sana anak natin. Sana nga buhay pa siya. May ibabalita ko sa'yo. Alam mo, ang saya ko. Kaso, ginigising kita, ang lalim ng tulog mo. Di ka magising, kaya ayan tuloy. Bakit? Ano ba yun? Alam mo ba na nakakagalaw ng mga paa ko? Pero, huwag mong sasabihin, tayo lang dalawa ha? Oo naman. Diba, friends tayo? Bakit ko naman sasabihin? Kung ano ang gagawin sa'yo, eh, paano kung bigla ka nilang nakawin? Naku, wag naman. Ikaw talaga. Basta, masaya ako. Kasi nga, nakapaglalakad na ako. Nagagalaw ko na ang mga binti ko. O, diba? Ang saya-saya ko para sa'yo, Gwen. Sana, bumalik ka na sa pagiging tao para masaya ka rin at ang mga magulang mo. Oo, sana nga, Lili. Pero paano? Ganito na lang ako, isang manika. Basta magpakabait ka, para balang araw, maawa sa'yo ang diwata, at mawawala ang sumpa sa'yo. At nang sa ganun, makakapiling mo na ang mamagulang mo. Asan pa lang tatay mo? Bakit ang nakikita ko lang si Yaya Ami? Alam mo ba, pag namatay si Itay, kami na lang ni Nanay ang magkasama. Naawa tuloy ako sa'yo.
ulila ka na pala. Oo nga. Kami nga lang ni din nanay dito eh. Pero mabait si inay, alam mo ba yun? Sorry, kung di magandang pinakita ko kay Yaya dati, pinagsisisihan ko yun. Alam ko na ngayon na mali palang ginagawa ko noon. Mabait si inay. Ang aking inay, tulad ng mami mo, mabait din. Alam ko na miss mo ng mga magulang mo. Oo, Lily. Miss na miss ko nga ang mga magulang ko. Alam mo, kung di nangyari ito sa akin, di ko malalaman na di pala maganda ang mga ginagawa ko noon. Yung magaspang wala pala akong galang sa nakakatanda sa akin. Maramot, maldita ko. Kaya ngayon, eto ako, pinarusan dahil sa masamang ugali ko. Di ba ni Gwen? Dito na ako. Di kita pababayaan. Dito lang ako na kaibigan mo. Hindi kita iiwan. Aalagaan kita kasi mabait ka rin. Salamat, Lily. Maraming salamat. Anak, ano ginagawa mo dyan? Naku, gabi na. Alam mo, Nay, tinatahiyan ko ng bagong damit si Gwen para maganda siya. Oh, ang anak ko talaga. Mahal na mahal niya ang manika niyang si Gwen. Oo naman, Nay. Kaibigan ko si Gwen. Lagi ko siyang kasama. Naglalaro kami dalawa. Kaya gusto ko laging may bago siyang damit at malinis, Nay. Ah, ang mabuti pa. Halika na, kakain na tayo. Nagabihan ako kasi pinagluto ko pa si Ma'am at si Sir. Alam mo naman, hanggang ngayon, malungkot pa rin sila dahil kay Gwen. Balang araw, inay, mahahanap din nila ang kanilang anak dahil babalik din sa kanila si Gwen. Ha? Paano ka nakakasiguro, anak? Paano? Sir, ano na po ang balita tungkol sa anak ko? May update na po ba, sir? Pasensya na po, ma'am. Wala po talaga. Bakit wala? Naku naman, tagal na namin hinahanap ang anak ko. Kaya nga pinapaimbestigahan na namin ang para madali ang paghanap sa kanya eh. Talaga bang wala, sir? Sorry po talaga, ma'am. Wala po kaming mahana. Kahit trace ng anak niyo, wala. Ginawa na namin ang aming trabaho, pero sorry po talaga. Ganun pa man, maraming salamat pa rin, sir. Sige po, mauna na po kami. Sige po, ma'am. At pasensya na po. Gwen, anak. Nasaan ka na? Saan ka nagpunta, anak? Saan ka naruroon, Gwen? Saan? Ma'am, huwag na po kayong malungkot at umiyak. Alam ko po, balang araw, babalik si Gwen sa piling ninyo. Pero kailan? Kailan, Yaya? Wala naman akong alam na kasalanan sa ibang tao. Bakit nangyari ito sa amin? Alam mo naman, nag-iisang anak ko si Gwen. Lahat naman ng gusto niya ay binibigay namin. Pero bakit ganun? Basta, ma'am, magdasal lang po tayo sa Panginoon
Baka isang araw eh, nandito na siya. Sana nga, Ami. Sana nga. Naawa ako sa anak ko. Di ko alam kung nasaan siya. Ma'am, matapang po si Gwen at hindi niya pababayaan ang kanyang sarili. Gusto ko rin lubas para makapaglaro tayong dalawa. Teka, bibihisan kita para gumanda ka ulit at akain kita, o di ba? Oh, wow, yung mga may ano ah, may bulaklak na tinahi mo. Magandang pagkakatahi mo dun. Nagustuhan ko nga. Buti ka pa, marunong na. Gusto ko rin matuto. Pag naging tao ka na, tuturuan kita. Promise mo yan, ha? Dahil lahat ng laruan ko na mga manika, igagawa natin ng damit. Oh, teka. Baka masugatan ang kamay mo. Ikaw nga kaya? Kaya mo? Di kaya ko rin. Okay lang na masugatan. Basta matuturong akong magtahi. Noon, wala akong pakialam sa mga ganyan. Kung ayaw ko na, yung mga laruan, tinatapon ko na sa isang tabi. Buti na lang, andyan si Yaya Ami na tagaligpit ko. Ang sipag ni Yaya at mabait katulad mo. Kahit salbay ako sa kanya noon. Okay na yun. Ngayon, alam mo na pagkakamali mo, diba? O, hindi tulad noon. Diwata! Diwata! Magpakita ka sa akin, please! Diwata! Yes, Gwen? May kailangan ka? May tatanong lang ako sa iyo kasi. Ano yun? Pwede na ba akong maging tao ulit? Di na ganito? Depende. Di pa ngayon, Gwen. Depende yun sa iyo. Ganun ba? Oo. Sige. At sisibat muna ako, ha? Magpakabait ka. Sige po, Diwata. Yaya! Yaya! Ano po yun, ma'am? Ang lakas ng ulan po, ma'am. Bakit po? Hindi ko naririnig yung tawag niyo po. Oo nga eh, yung mga sampay doon. Nakuha mo na ba? Opo, ma'am. Ano po yun? Eh, siya nga pala. Itong mga Lego dito, ha? Nalimutan mong itago sa bodega. Opo. Alam niyo po ba na gustong-gusto ni Gwen yan? Yan lagi ang tinatanong sa akin eh, pag nawawala. Itatago ko po ba? Baka sakali na bumalik si Gwen ay makita niya. Kasi pinahin ko yung iba eh. Sinabi kasi ni Sir at ito na lang natira. Oh, sige. Salamat ha. Napakibait mo talaga, Yaya. Alam ko, maswerte ang anak mo sa'yo. Thank you.
sandal ba? Ang ganda ng ginawa mo. Dapat, terno tayo. Wag na kasi. Kasi wala naman akong damit na maganda eh. Ganito na lang madamit ko. Pag naging tawa ko, Lily, ibibigay ko sa'yo mga ibang damit ko. Wow, talaga? Ang saya ko naman. Ang swerte ko at binigyan mo ako ng damit. Basta ikaw, Lily. Bibigyan kita pag meron ako. Ang bait mo na talaga. Teka, ayusin ko yung likod mo, ha? Sige, at akayin mo ko, ha? Gusto kong maglakad. Oo, pero baka makahalata eh. Hindi nila ako mahalata. Malalaman nila na may baterya ako. Basta ayusin mo yung likod ko. Oo. Saan ba tayo pupuntang dalawa? Maglalaro tayo sa labas. Para naman makapamasyal ka. Ha? O sige. Gusto ko para makita ko ang maraming naglalarong bata. Pero ayaw ko dun sa mga batang salbahi. Oo. Kaya doon na lang tayo pupunta. Sa banda ron. Dala-dala niya yung manika. Ah, alam ko na. May naisip ako. Kukunin ko yung manika niya. Itatakbo ko para may pagmamalaki ako dun sa kapatid ko. Aagawin ko sa kanya yung manika. Kunwari, hindi ko siya papansinin. Pagkatapos, hahablutin ko sa kanyang kamay. Tapos, tatakbo ko. Sige, Lily, hintayin mo ako dyan. Kukunin ko yung manika mo. Ganda ng kaibigan ko talaga. Susuklayin ko ang buhok mo, ha? Parang nasa salon tayo, ha? Ganda nga ng pagkakatirintas mo sa buhok ko. Oo naman. Gusto ko, pinakamaganda kang manika. Bula ka dyan. Oo. Totoo na ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng manika. O ano, ready ka na ba? Lalabas na tayo. Mamamasyal na tayo. Oo, excited na ako. And Miss Universe tayo maglakad. Ikaw talaga, Lily. Maganda ka rin kaya. Lumabas na sa bahay nila si Lily. Dala ang kanyang manika. Pag lumapit ako sa kanya, bigla kong hablo din ang manika niya. Paano kaya siya nagkaroon ng isang manika? Samantalang isang katulong lang ang nanay niya. Ay, yan. Papalapit na siya sa akin. Hoy, Lily! Saan ka pupunta? Sasabay ako sa iyo, ah! Lily! Saan ka pupunta? Ay, dyan lang. Akin na yung manika mo. Akin na. Ibalik mo sa akin yung manika ko. Ibalik mo sa akin yan. Lily! Lily, tulungan mo ko. Lily! Ang manika ko. Ibalik niyo sa akin yung manika sige, ko. Sige, sabulin ako. Kumakuha mo ang manika Gwen! Mo. Kasi akin na to. Kailan makuha ako si Gwen? Gwen!
Ano kaya ang mangyayari sa tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod at huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Manlika, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.